So what's up mga Lodi? Okay, time check muna tayo. Okay, 11 na ng gabi. So medyo nakaramdam na tayo ng gutom. So ito try natin ito. Binili ng asawa ko. Actually guys, dalawat eh. And kaso di naman ako mahilig dito, kaya isa lang yung titirayan natin. Ano siya? Self-heating rice meal. Okay guys, taratin na natin kung ano yung laman sa loob. So, titirahin natin yung beef. Ang hirap buksan. Tubig. Yung bigas niya guys, bigas. Ito yung bowl na kung saan mo ilalagay yung rice. Ito yung parang beef niya, yung ulam. Ay hindi, sorry. Ito pala yung heating bag, sorry. Ito yung ano niya, yung beef na ulam na ilalagay natin. Okay. Tapos may kutsara. Ito yung gusto namin makita kung paano siya nag-work guys. Titingnan natin yung laman ito. Ito yung pinaka gusto kong makita lang talaga rito. Okay, dito mo siya ilalagay. Yung heating bag. Ito siya guys, pag nilagyan mo daw ito ng tubig, iinit. Di naman siya amoy kalburo. Pero try na rin natin. Kasi nagugutom na rin ako. Kaya lagay mo siya dyan. Tapos itong bigas. Ano ba ang lahat nito ah? Maubos ko na. Ito yung tubig. Nakasama niya sa pack niya. Ting-ting pa nga. Meron naman siyang ano. May tearing pan. Lagyan natin siya sa rice yung tubig. Okay na, mix natin yung tubig tsaka bigas. Mix natin, lalagay is itong beef. Ito siya oh. Ang bango. Tango niya mga lodi. So ito na siya guys, paglalagay ng ulam. So dalagyan lang natin ng tubig to. Tapos maghihintay lang tayo ng 15 minutes. Bahala na siya. Pwede na siyang buksan, pwede siyang kainin. Sa tingin ko di maluluto ng perfect yung bigas eh. Sa tingin ko lang ha. So paglalagay ng tubig, lagyan na natin, tapos takpan natin. Kumukulo agad. So, mainit o. Oh. Amoy kalburo nga. So, maghihintay lang tayo ng 15 minutes. Titignan natin kung okay na yung pagkakaluto ng ano.
ganun pa rin, dire-diretso lang yung pagkulo niya. And ano, habang tumatagal, mas naamoy mo yung bango niya. Sobrang init niya, guys. Ang init talaga. And ano eh, tama yung hula ko kalburo yan kasi yung unang usok niya, amoy na amoy kalburo. Nakaamoy na kasi ako ng kalburo dari sa probinsya kasi pag nagpapahinog kami ng saging niya, lagyan namin ng kalburo para mas mabilis mahinog. Ganon din yung amoy niya. Kaya nila yung gusto kong malaman dito eh, kung ano yung pampainit dyan. Ba't naluluto kahit di sinasalang sapon. Kalburo lang. Ano ba yung gusto sa kalburo? Bukal bor. Umusok siya ulit. Mas malakas. Okay, patuloy pa rin pag-usok niya mga lord. Ako talaga, di naman ako mahilig sa ganito eh. Sa mga pansit canton, di ako mahilig din. Kasi nga bawal sa akin yan. Kasi nga may kidney stone ako. Yung mga maraming seasoning na pagkain, bawal sa akin. Kaya di ako ano, mahilig sa mga ganyang pagkain. Gusto ko lang talaga makita kung talaga naluluto siya o hindi. And finally guys, 15 minutes na okay. So, titingnan natin kung naluto pa to o hindi. Oh, mainit guys. Okay. Collapsible fork and spoon. Ito ba yan? Tingnan natin ha, kung naluto ha. Pag dito naluto, manda kayo sa... Bango. Luto siya guys. Oh, luto siya, promise. Ngayon naman, try natin tingnan, silipin natin yung laman ng iting bago buksan natin kung anong makikita natin after nating magamit. So magtatakip lang ako ng ilong kasi baka malanghap natin. Ito na siya mga lodi oh. Para na siyang ano, bola. Tapos yung parang laman niya kanina, parang mga butil-butil ngayon. Parang ano na siya, powder. Basang powder. So, tatina natin yung laman nito. Lapit mo, baby. Kalburo nga lodi, mga lodi. Kalburo nga guys, kasi ganito, ang ganito yung kalburo na ni ginagamit namin sa Bicol pampahinag ng saging sa kalampara, saka sa lampara mga gamit dito. Ganito yung mga lodi, kalburo nga. Yung heating bag talaga, ano, kalburo yung laman. Yun lang yun guys. So ito na siya guys. Minix ko na siya para mas mabilis kainin. Kasi medyo utom na ako. Okay. Yung ganito nga karampot na pagkain guys, saglit lang sa akin to. Okay. Titirahin natin, lalantaran natin to mga lodi. Ako talaga, di naman ako mahilig sa ganito eh. Sa mga pansit kanto, hindi ako mahilig din. Kasi nga bawal sa akin yan, kasi nga may kidney stone ako. Ah, pala. Nakang mga lodi. Yung mga maraming seasoning na pagkain, bawal sa akin. Kaya di ako ano, mahilig sa mga ganyang pagkain. Gusto ko lang talaga makita kung talaga naluluto siya o hindi. So yun lang guys. Ang-ang-ang. Bye.